second floor po. Yung mga ibang staff po namin, may mga pinapapirmahan sa amin sa third floor. Pag nag-open pa lang yung pintuan, nagagalit na po siya. Ha! Ang ganda nito! Whining! Bad dog! Exciting! Sige lang! Ah, ito yung bad dog? Kakagat ka! Hayaan mo siya, hayaan mo siya, hayaan mo lang siya. Makakawala po. Tawagin ko na si Sir Les, sandali lang ha. Wolf cam. Patingin ng kagat mo. Kasi dito ako naupo si mami dito. Nag-aabang siya kay mami kung bibigyan. Anong ginawa mo? Hinawakan ko yung paa niya kasi madumi. Oo. Oh, so, nung tinignan mong ganun, gumanon siya sa paa mo. Tumigil siya, tas naagat na. Ano yun? Kwarto ba niya yun? Kwarto namin. Pagpunta mo doon, sarado mo yung pinto, antay ka ng mga 15 seconds bago mo siya lagyan ng gabay. Ano nga ba ang gabay? Ang gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking website www.lestrezapanta.com/shop. Kailangan nakasarado kasi pag nakaganyan, nandito yung trigger. Okay, so nandito yung trigger. Pag nilagyan mong gabay, possible na gumanon. Diba? The direction. So, kailangan, antayin mo munang tumigil, tumahol, kalmado, sarado yung pinto para di niya nakikita ang trigger, tapos lagay mo. Pag ako kumuha nandun, tatakbo yun. Nakita niya na hindi ako takot sa kanya. Sarado mo muna yung pinto, tita. Kailangan nasa loob muna sila. Kita mo, ayan, titigil yan. Kung bukas yun, hindi siya mag-stop muna mag-bark kasi may trigger dito. Ang mangyayari doon, dahil excited siya, hypersensitive yung senses niya, may trigger, possible, layo mo. Ayun na siya. Sige po, tita, dali mo dito. Sige, akong kukuha, tita. Oh, wag mo nilahin. Ako hawak. Ako hawak. Para alam niya kung ano ako. Gusto niyang lumapit, gusto niya akong kilalanin, pero hindi pa ako nagpapag-go signal sa kanya. So, ibig sabihin, kailangan respetuhin mo yung space ko. The moment nirespeto mo yung space ko, then papayagan kita. Kita mo, open mouth, pero dilated pa yung pupil. Nakita mo ngayon lang gumana yung ilong? Ngayon lang gumalaw ilong? Oo. Ang problema sa aso mo, ang tinitignan niya, yung itsura ng tao, tsaka yung sound ng tao pag umakyat. So, hindi gumagana yung ilong. Pero pag yung aso gumana yung ilong, nagiging natural sa kanila. Tara. Kahit magwala ka na. Mas gusto ko nga, magwala ka na ng todo eh. Baba ka. Sige lang, huwag kayong matakot. Baba ka tapos akyat ka. Yan, nakita mo? Close yung bibig. Stiff yung tenga. Hindi gumagalaw yung buntot. Okay? Yung body weight carriage, parang nervyos. Ngayon, mas okay. Open yung mouth. Kanina tumatahol yung aso mo dito. Nandun kayo sa likod. So, ngayon kung may papasok dito, kailangan in between ka nito and siya. Kung nahihirapan ka dahil tumatakbo, i-recreate mo lang muna na may aakyat tapos nakagabay na muna siya para may access ka dun sa correction and para hindi siya lumayo. Ang nangyari kanina, lumalayo lang siya. So, fight, flight, avoidance, submission, hanggang fight lang siya. So, ngayon, nilimit ko yung distance, avoidance siya. So, kulang pa ako. Kailangan ko ng submission na talagang chill lang siya kapag may papasok. Ayan. Hayaan mo siya. Daan ka lang. Shhh! Nakita mo? Sinusundan niya. Pero gumagalaw yung ilong niya. Yung ears niya back, open yung bibig niya. Ito dapat yung normal na aso. Ang sa inyo kasi, malamang, kapag may nag-doorbell pa lang, sumesirado na yung bibig niya. Tapos nakatitig na siya. Dapat dun pa lang, sinaway na siya. Kasi pag hindi mo siya sinaway dun pa lang, lumalala ng bitawan ko to. Ako ang aakyat. Walang makikialam sa kanya. Hindi, ang bahala sa'yo, Charles. Tao po! Ay, nakabukas yung pinto. Sarado muna natin.
/wolfcam. I go here. Okay, and then I go pat. Bakit ko inihimas ngayon yung aso mo? Kasi mas kalmado siya, yung upo niya. Relax. Yung bibig niya open, submissive yung ears niya. Okay, so I can go here. Okay, and then relax. Pero napansin nyo, hindi ko tinatanggalan yung hawak. Kasi gusto ko, mas gustuhin niya na hawakan ko siya ng hawakan. Rather than binigay ko na. So, ngayon, dahil inawakan ko na siya, ngayon pupunta ako dito and I'll ask, I'll guide dyan na lang. Cookie, come here. Nakita nyo ngayon, mas lumalapit? Kasi, konti lang yung binigay ko. Uurong ulit ako ngayon. Nakita nyo? Ito yung masayang aso ngayon. Bakit? Naisip niya, walang yaw yung lalaking to. Natanggal nito lahat ng stress ko. Kasi itong lalaking to, ginaguide ako, ginagabayan ako ng tamang ugali. So, nandyan siya. So, pupunta ulit ako dito. Tignan mo. Ayan mo lang tito, kahit nandyan siya. Pero nakita nyo, lumalapit siya kahit hindi ko ilahin ng gabay. So, balik ulit ako dito. Cookie, liga dito. Come here. So, ilan yung binigay kong himas? Isa. So, pwede siyang katabi nung nito, pero hindi sa ilalim. Kita mo, umamoy? Yes, I know. That's why, Cookie. Ay, right, wag siya ganyan. Nakita mo, tinigil ko lahat ng ginagawa ko kasi bumibilis na naman. So, yan, kukorek ko lang. Shh. Yes, Cookie. Shh. Shh. So, inaayos ko na ina-excite ko siya, pero kailangan may control ako. Dalawang beses siyang nagbilis, hinila ko. Ngayon, Cookie. Shh. Sut-sut na lang. Wala nang hila. So, oo, kasi doon ang gagaling eh. Kasi ang dami niya ng energy, tapos na-excite pa siya. Sa kanan pa lang eh, sa baba. Okay. Kaya yung ano. O, yung pala eh. Kita mo, alam naman ni Tito eh, di ba? Nakita nyo ba? Hindi ko siya pinapaupo. Pero automatic siyang umuupo ngayon pagtabi ko. So, pagpunta ako dito. Aha. Sunod-sunod yan sa akin. Wala akong sinabi, wala akong ginawa. Pero parang ako na yung may-ari ngayon. Di ba? Yeah, ito yung dapat na lambing. Pero hindi yung sa inyo nalalapit na sobrang bilis ng buntot. Magkaiba yun. Baka yung sinasabi mong lambing, lalapit sa'yo pero ang bilis ng buntot. Yung sa akin, mabagal. Ito bumibilis. Saway lang. Eh. So, babagal yun. O, Diyos ko. Gusto mo na sa akin ngayon. Meron bang proper way na pag-wolf cam? Mamaya, gagawin natin yan. Wolf cam. Safety. Yan. Okay. Tapos habaan mo ng konti. Konti lang. Yan. Napansin nyo nung nirelax yung kamay? Mas loose yung leash. Gusto niyo pang manood ng mga videos namin, hit like and subscribe sa aming YouTube channel at huwag na huwag kakalimutan sa social media account sa Facebook at sa Instagram. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel, Lestreza Panta.